Samahan niyo akong pumunta sa konsepsyon ni Iloilo Pandi Azucar. Let's go! Okay guys, since kakarating lang natin, gala muna tayo kasama ang tropa. So enjoy the views! Si Ma'am Algie pala yung kasama natin na nakakulay blue, yung nagtutour guide sa atin, isa siya sa may-ari ng lugar. Ang sarap sana maligo, kaso nga lang wala tayong dalang damit. Kaya gala na lang muna. Next time na lang. Ayun, may nakita tayo. Ang tawagin to sa amin sa Capiz, Copras. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar o kaya dito. Pero isa to sa main product ng lugar na to. Yung ginagawa nila, kinukuha nila yung bunga ng coconut. Then, kinukuha yung laman at saka binibilad. Tapos, pinatransport doon sa Iloilo through bangka. So, yan yung mga one of the livelihood ng mga tao dito. Ayun, may nakita pa tayong isang produkto nila, yung bunga ng lima. So, tinatanim daw nila yan dito, tapos hinaharvest yung bunga, then minsan kinakain. Ayun, malapit na tayo sa baybayin. Tara! Wow! Ang sarap ng lugar! Isa sa main source ng income ng mga tao dito, mga residente dito, is yung pamamangka. Yung mga bangkang yan na nakikita nyo, ang dami oh, grabe oh. So iyan yung mga ginagamit nilang pangingisda, o di kaya pang transport ng goods nila, papunta dun sa port lapit, ng Concepcion, tapos dinadala sa kung saan na. So mamaya, punta naman tayo dun hanggang sa dulo, makikita natin yung parang may plantation ng coconut. Wow, ang sarap ng tubig. Napakalamig tingnan. Sana nagdala pala ako ng ng jowa. Ay, jowa. Sana all may jowa. Sama ko naman si Madam Elfi. Si Sir Alfi pala yung nakadilaw. Then yung kasama natin, sumama siya para i-observe yung lugar. So si Ma'am Elfi yung nagsusurvey ng lugar kung possible siyang gawing resort. Yan. So, napakaganda ng lugar pag na-develop na soon. Yung pinag-uusapan pala nila dito is yung mga corals na nakatambak. Ang dami. Parang ginawa ng riprap. Sobrang dami. Kaso nga lang yun nga, masasabi mo lang is sayang, napakalaking sayang, hindi siya naprotektahan. Although ngayon is meron ng bantay bayan, may bantay dagat, so yun yung nagpoprotekta dun sa mga bawal gumamit ng mga illegal fishing, kung ano pa dyan bawal, para maprotect yung mga
coral sa ilalim. Kasi dito, napakaraming isda, napakaraming pwedeng pagkakita ng mga tao. Oh, ito, nakikita nyo, maraming coconut. So, isa yan sa mga pinoprotektahan nila. Isa kasi yan sa mga nagbibigay ng main source of income dito sa mga tao, sa residente, sa mga lokal. So, dapat maprotektahan din yan. Yun, kanina pala, may narinig kaming tumutunog. Mga unggoy. Hindi namin alam, hindi ko napansin kung ano yun. So, tumutunog. Parang, hindi kasi common sa lugar namin yung ganung tunog. Kaya, natawa kami kung ano yun. Naging curious ba? So, unggoy pala, sabi ng mga residente, yung mga unggoy. Wow, yan. So, nakita nyo na pumasok na tayo sa may, ano, may mga kalubihan. Tawag na sa amin, kalubihan. Mga coconut trees, mga residente nakatira. So sa itaas ng mga bundok, ng bundok na sa itaas din. Diyan yung tumutunog ng mga unggoy. Na mga kami. Iba yung tunog. So overseeing mo yung dagat, oh, overseeing. Kitang-kita mo yung wow. Ganda. Ayun, paakyat na tayo ng maliit na bundok pero hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo pupunta dun sa pinakamataas na tuktok at saka yung pinakamataas doon na hiking mo yun, hiking na tawag yata dyan eh, o trekking. Hindi ko alam kung saan doon pero hanggang dito lang tayo sa mababa. Kasi doon sa dulo niyan, ng papatunguhan natin sa kabilang barangay na yan. So dito lang tayo sa baba, mababa. Hindi na tayo aabot doon. Wow. So ayun, hanggang dito na lang yung cover ng video. Ang mga susunod is yung mga pictures na lang nakuha namin dun sa tuktok ng bundok. Na yung maliit na dito banda sa nilalakad namin. So enjoy. Hindi na tayo umakyat ng bundok kasi hindi kaya ng powers at saka hindi kaya ng time. So, kasi mamayang hapon, uwi na tayo papuntang Rojas City, Capiz. So ayun, sa mga gustong magtanong na kung ano yung mga magandang activity dito pag napadpad sila dito o di kaya kung gusto nilang pumunta dito, isa one of the activity na pwede nilang gawin dito is yung mag island hopping dito. Tapos snorkeling saka boating, yung bangka. So yung mga lokal kasi nagpaparenta din sila ng mga bangka para pwede mong sakyan at saka iikot ka nila doon sa baybayin. Then, yung mag-snorkeling, dala ka lang ng equipments mo at saka mag-guide ka lang sa mga lokal kung saan maganda yung spot na magandang mag-snorkeling. So, yan yung pinaka-advice ko. So,
Yung travel guide naman, hindi ko alam kung allowed akong magbigay ng travel guide, pero tingnan nyo lang doon sa post ko. I-note ko doon kung paano yung transport papunta dito. So, ayun. Enjoy! Sa mga nagbabalak na akyatin yung bundok, yung mataas na bundok, yung kanina na tinuro ko, much better na magdala kayo ng sarili nyong equipments, safety equipments, kasi meron din sila ditong tour guide o di kaya lokal na mag-guide sa'yo papunta sa taas na safe. Tapos magdala na rin kayo ng tent o di kaya kung ano yung pupwede para mag-camping kayo along the way kung dadatnan kayo ng gabi. So, ayun! Yun, since tapos na yung gala natin doon, medyo kapagod nga yun eh. So, yung pabalik naman, sakay tayo ng bangka papuntang port sa Concepcion. So, see you! So, mga magtatanong, kung ilang oras yung biyahe mula sa port ng Concepcion papuntang Pandiasukar Island, nasa 45 minutes lang. Siguro kung masama ang panahon, maalon, medyo may katagalan. So, yun. Ito pala yung sinasabi nilang vitamin C. Ayun, tutok lahat sa cellphone. Inonote ko lang, doon sa isla, walang masyadong signal ng cellphone. So, kung gusto mong mag-text o di kaya may tawagan ka, pupunta ka ng tuktok ng bundok para doon ka mag-kumuha ng signal, magkakasignal ng phone mo. Pero meron doong wifi, pwede kang makikonnect, may bayad lang. Sa mga nagbabalak dyan na gustong pumunta ng Pandiasukal, much better na may dala kayong sarili mong equipments. Halimbawa sa hiking, may dala kang sarili mong harness, sapatos. Kung sa camping naman, may sarili kang dalang tent, emergency lights, flashlights. Kung mag-snorkeling naman yung gusto mo, magdala ka ng sarili mong equipments. Yung lokal na yung bahalang mag-guide sa inyo kung saan ang pinaka-safe na mag-gawa ng activities nyo. So pagdating naman sa pagkain, one of the best kasi swak sa budget, lalo na't pag nagtitipid ka pero gusto mong mag-island hopping. Yung pagkain kasi, mai-enjoy mo talaga. Tapos, plus pa ng lugar. Plus pa ng mga taong napaka-welcoming pag nagbisita ka sa lugar nila. So, one of these days, babalikan ko to. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. See you on my next vlog!